Share ko lang sa inyo ngayon yung outdoor setup ko. Wala siyang air pump, wala siyang filter, wala din siyang live plants. Turo ko na rin sa inyo kung paano yung preparation sa ganitong klase ng setup. Una, kailangan nyo syempre ng lalagyan. Kahit anong lalagyan lang, basta hindi ganun kasikip. Tsaka, nakadepende rin sa dami ng ilalagay nyo isda. Second step, lagyan nyo ng rock salt. Yung rock salt, kahit sa mga palengke lang meron yan. Sa ganito kalaki, nilalagyan ko lang ng isang kutsara. Ilalagay tayo ng asin para antibacterial, panlaban nila sa sakit. Pagtapos maglagay ng asin, pwede na maglagay ng tubig. Yung nilalagay ko ngayon, ano siya, diretso sa gripo. Mas okay sana kung stock water para kahit mamaya lang pwede na natin ilagay. Pero kung ganito yung sitwasyon na diretso siya sa gripo, gantay muna tayo ng 1 or 2 days. Sa akin dito sa lugar namin, 1 day lang pwede nalagyan ng isda. Inuna ko ilagay yung asin para paglagay ng tubig kasama na paghalo para kumalat siya sa buong lalagyan natin. Huwag nyo rin kakalimutan maglagay ng mga butas para overflow yan. Kasi kung hindi kayo maglalagay niyan, pag umulan, sigurado aapaw yan. Pagka okay na sa inyo yung level ng tubig, huwag nyo kakalimutan maglagay ng kahit kahoy lang. Para pag direct sunlight tulad niyan, hindi maluluto yung mga isda natin. Ganyan lang kasimple yung setup. Wala na halong sikreto yun. Basta asin lang tsaka stock water. Kayang-kaya na mabuhay ng gapi dyan. Sa maintenance naman nito, once a week lang, gamit lang kayo ng siphon hose. Yan. Igupin nyo lang yung dumi sa ilalim tapos kung ilan yung nabawas nyo, dahan-dahan nyo lang palitan yung tubig. Dadagdag nyo lang yung tubig na nawala. Ganun lang kasimple yung setup na to. Hindi na kailangan ng kung ano-ano pang sikreto. Kahit sino kayang-kayang gawin, try nyo din para malaman nyo. Kung may tanong pa kayo tungkol sa setup na to, comment lang kayo. Sagutin natin yan.